ang mas importante gauge kung may problema sa puso is not so much yung dami ng heartbeat, although importante din yon, pero kung regular ba siya. Lunch break time! Magandang araw po sa inyo lahat, Armand Benko. Kasama niyo muli, Lunes, Monday, first day of the second month of the new year, 2021, February 1. Magandang araw sa inyo lahat. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. At dahil Lunes ngayon, alam niyo na kung anong meron. At kanina pa natin na merong pasakalye. Papasukin na natin every Mondays, 12:30. At ito, Dr. Elinor D. Tan. Hello. Narinig niyo ako? Narinig? Yes, narinig. Okay, good. Good morning. Ay, good afternoon na pala. Ha? Good afternoon. Yes, good afternoon. Pero Ate Doc, on a serious note, tungkol sa usaping medical, nasabi mo dati, heart disease or heart-related diseases, yun pa rin ang cause, number one cause ng kamatayan ba? Dito sa Pilipinas, yes. Yes, nagugulat ka, no? Nagugulat, kakagulat. Pero kasi isa yun sa mga lagi siya nasa top 5. Anything related sa heart, hypertension, yung mga ganyan, nasa top 5 when it comes to death, kamatayan, at saka yung bakit nagpapatingin, bakit nang ospital. So yun yung mga sa Pilipinas yan, ha? Sa Pilipinas yan. So yun. So definitely kailangan talaga alagaan natin. Heart illnesses? Oo, usually yung mga sinasabi nilang heart attack, ha? Na sinasabi nga na nagkakaproblema kasi sa pagbara ng daan ng blood supply ng puso. Ang puso natin, muscle. Ang puso natin, pag pinagganyan mo yung kamay mo, ganyan kalaki yung puso mo. So ulit. Pag pinag-grasp mo, ganyan kalaki ang puso mo. Ganun ba? Unless of course nagkaroon ka na ng sakit dati na namaga yung puso, pwede talagang, yan nga sinasabi nila, cardiomegaly, di ba? So parang ang ano niyan ay, so muscle din yan, so kahit parang katulad ng kahit anong muscle natin sa katawan, kailangan niya ng blood supply, no? Para umanda siya ng mabuti. Pero kung barado yung daanan ng dugo papunta dun sa muscle ng puso mo, eh pagkagap aatakihin ka kasi hindi nagfa-function, eh. Diba? The same way na kung walang blood supply yung muscle ng legs mo, talagang mahihirapan ka maglakad, diba? So, o makakaramdam pa ng maraming masakit dyan. So, yun yung in short na cause ng heart disease, no? Lagi usually may bara or may problema dun sa pag blood supply ng puso, kaya naapektuhan yung pagbomba niya, diba? At importante yun kasi, diba, lagi ko nga sinasabi, example, kung bahay ang katawan natin, yung puso, yung bomba ng tubig, kailangan kung may second floor ang bahay mo, nakakaabot dun yung tubig, diba? So, importante na laging efficient yung pagbomba niya. Okay. Tinanong mo sa akin dati, ilan ang heart rate, diba? Oo, ilan dapat yung tibok ng puso? Oo. Yeah. 60 to 100 ang normal. Now, kung kunyari athletic ka, no, or let's say regular ka na nag-exercise, yan, oo, regular na nag-exercise or physically fit, kung minsan mas mababa than 60, normal pa rin yun. Let's say mga 58, 55, pero sa mga athletic, sa mga athletes usually yan, no, kasi very efficient yung heart nila. Isang ganun lang magagawa na ng isang magandang pump lang as compared to ordinary one. Pump ng ordinaryong tao, efficient na siya, di ba? So, pwedeng mas mababa ang heart rate ng ano, ng athletes. Pero ang mas importante, alam niyo na kung saan kumuha ng heart rate, di ba? Kung saan nandun yung thumb mo, yan, dito. So, yan. Kung saan. Para, yan, kung saan nandun yung thumb mo, yun ang pinakamalakas. I-press yung dahan. Kanan, kaliwa. Ha? Kaliwa. Kanan o kaliwa? Pareho din. Kung nasaan yung thumb. Kasi kung saan-saan kinakapa dito sa may side ng thumb. Okay? Ang ano din kasi, medyo hindi ganun ka, hindi, huwag mo expected na, for example, ngayon, kinuha mo ang heart rate mo. Let's say 70 ang heart rate mo per minute, 1 minute, isang kompletong minute, mo bibilangin yan, ano? Pag tumakbo ka mamaya or umakit ka ng hagdan, siyempre bibilis yun. Di ba? Siyempre bibilis yung heart rate mo.
ang mas importante kasi is, so ang heart rate natin depende sa activity na ginagawa mo. Ang mas importante gauge kung may problema sa puso is not so much yung dami ng heartbeat, although importante din yon, pero kung regular ba siya, di ba? Kung regular. So, pararamdaman mo naman yung beat ng heart mo, no? Kung regular, kahit pakinggan, ramdaman mo sa dibdib mo. Kung regular siya, then okay. Pero kung hindi, ang tawag nito, maari kasi magkaroon ng stroke, maari maging sanhi yun na magkaroon ng mga blood clot para kumalat mo sa iba mga parte ng heart. At atakihin, pwedeng mag-source ng atake. So yung mga tinatawag nilang arrhythmia na nagiging, di ba, regular ang heart, biglang medyo minsan hihinto, bibili sa hihinto, yung mga ganun tipo, or regular, tapos biglang hihinto, or babagal, yun ang kailangan mas pansinin, rather than bilangin mo lang yung heart rate mo. No? Pero, tungkol sa heart rate, bakit kapag nag-exercise, pinapabilis yung heart rate, sabi nung personal trainer? Okay. Pero sabi nung athletic, mababagal yung, mababa yung heart rate niya. Ang mga athletes, ang pinag-uusapan natin, resting heart rate, di ba? Ngayon, maaring, kunyari, ikaw, ako, ordinaryong tao, lang pinamatay mga athletes kahit anong... okay, so, yes, mga wannabe. Pero ang ano niyan ay, pag-resting, mas maaring mas mababa ang heart rate ng mga athletes. Pero of course, kung nagra-running na sila, kung nagte-tennis na sila, di ba? Natural, kasi nga kailangan ng muscles at buong katawan nila ng blood supply kasi na, nagba-basketball, kailangan ng for example, ng braso at legs nila ng blood supply para makatakbo sila, makashoot ng tama, maabot nila kung ano ba yung kailangan abutin. Bibilis talaga yung heart rate nila kasi pinapaandar natin yung bomba ng puso, di ba? So yun, isa yun sa causes kung bakit bumibilis ang heart rate. Kaya kasi sabi ko, umakyat ka lang ng hagdan ngayon, bibilis na lang konting heart rate mo eh, di ba? Pero efficiency yung pinag-uusapan natin. So, tayo, kailangan natin ng 70 beats per minute para, sabi ko nga, parang yung bomba ng tubig, makaakyat sa second floor ng bahay. Yung mga atleta, hindi kailangan ng ganun kalakas. Kasi isang beat pa lang, kayang-kaya, marami nang nadadaan ng iba parte ng katawan. At importante kasi nasa dugo natin yung oxygen eh. Di ba? Ayan. Okay. Ano po ang mga maaaring kainin para mapabuti ang ating puso? Ano naman ang bawal? Salamat po, sabi ni Lovely Rose. Okay. Right now, ang mga research, kasi alam na natin yung sinasabi nila, basta mataba, mantika, iwasan. Di ba? Yun ang usual na naririnig natin. Yes, natotoo pa rin naman, lalo na kung talagang mataas ang kolesterol ninyo, no? Pero, siyempre, kailangan may base din yan sa kung ano sinabi sa inyo ng doktor nyo dati at kung ano talaga yung lumalabas sa blood test ninyo. Pero more and more kasi, ang mga studies ngayon lumalabas na pag masyadong marami ka rin magkanin, mag-carbohydrates, mag-sugar, nakaka-apekto din yun ng puso. Kung masyadong... kung lalo na yung mga diabetics, siyempre. Pero kasi hindi lang dahil sa diabetes, baka prevent ng diabetes, pero yun, nako-convert agad into fat and therefore nakakabara. And then at the same time, lumalabas na matagal ng alam ito ng marami eksperto na pag marami-rami ang gulay mo, kung marami-rami ang prutas gulay, mas mabuti para dun sa mga may sakit sa puso or para i-prevent ang heart disease. No? So, okay. Kaya nga nauuso yung mga vegan, vegetarian na mga diet. So, gulay at saka prutas, malakas ang epekto niya para mag-prevent ng heart disease kung wala pa kayong heart disease. At kung meron man... Tanong ni Yesa Mendoza, nakakamatay ba ang broken heart? Okay, magandang tanong yan. Sa totoo lang, merong syndrome na tinatawag na broken heart syndrome, okay? Hindi ho yan yung nai-imagine mo lang, hindi lang yan yung masyado ka namang madrama or whatever. Talagang may tinatawag na broken heart syndrome. And obviously, dahil ito, nagkakaroon ka ng simptomas na parang heart attack talaga, yung masakit ang dibdib, hindi makahinga, yung parang kapos sa pagsalita or nahihilo or what. At dahil yan usually sa, of course, obvious na stress. Nakipag-break ngayon, biglang-bigla, hindi mo ine-expect. Arman, aaching ka ba?
nakakatakot ang itsura mo. Kumyari, may namatay na hindi mo ina-expect or talagang malaking emotional or physical trauma, lalo na emotional trauma. Ang katawan natin umaandar base sa chemistry, no? Maraming chemicals na umaandar sa katawan natin. Na pag nai-stress tayo, katulad diyan, nakipag-break ang boyfriend mo or kung anumang emotional stress na pinagdadanganan na parang sasama na broken heart naman ako. Chemical things to happen in the body na nakakaapekto ng muscles ng puso. So, pwede-pwede ka magkaroon ng sintomas na para nagkaka-heart attack. Pero ang difference niyan ay sandali-sandali lang yon, usually, hindi tumatagal. At pag nagpa-testing ka pa nga, makikita, oh, ba't naman normal lahat? Di ba? Parang normal. Hindi ito katulad ng talagang sakit sa puso. Pero kasi, siyempre, kung kunyari merong heart, kunyari merong ka nararamdaman na hindi ka makahinga, or, mabuti na magpatingin kayo agad. Kasi siyempre, pwede mo sabihin, baka broken hearted lang ako kasi nakapag-break sa akin ng boyfriend ko or what. Pero just to be sure, pa-check na rin, no? Pero just know na may mga ganon na pag medyo hindi mo pala nakayanan kung ano man yung crisis na nangyari, pwede ka magkaroon ng broken heart syndrome, tinatawag. Ito, kay Jesden Hernandez. Kay okay. Jesden Hernandez. Ate Doc, namamana po ba ang sakit sa puso? Okay. Meron nagsasabi na base sa at nakikita nila ito sa ibang mga studies tayo. Alam niyo yung kumisan may mga buntis, di ba? Yung tumataas ang BP, sasabihin ng doktor, oh, may eclampsia ka or kailangan magpahinga ka buong pagbubuntis mo, kailangan magpahinga kasi tumataas. Usually yung mga pregnant daw na may problema na sa blood pressure or sa puso habang buntis, yung mga anak nila most likely magkakaroon din ng mga problema sa heart disease, hypertension later on in life. Pero more and more kasi nakikita ng mga eksperto ngayon na yung heart disease na nakikita natin sa komunidad ay dahil sa lifestyle natin. Hindi nag-exercise, hindi physically active. Yung dieta for one thing, no? Kung ano-ano ang kinakain na hindi nila kinokontrol yung pagkain nila. Yun ang mga mas cause ng heart disease kaysa yung, kasi ang tatay ko. Kaya ngayon, iba sinasabi ko ngayon, mas marami na yung lifestyle illness. Says, huwag kayong kampante na wala namang namatay sa amin ng heart disease, so malamang hindi ako magkakaroon nun. Hindi na ho totoo yun. Okay? Hindi na ho totoo yun. So, marami ho na may sakit sa puso, hindi dahil sa namana nila sa tatay nila or sa nanay nila, dahil lang sa lifestyle nila. At paalala lang din, kung inaakala nyo ho ang heart disease or yung atake sa puso ay sa mga kalalakihan lang, marami na ho mga kababaihan, lalo na yung age group na medyo mid-30s to mid-50s, which is parang Arman, mukhang marami yata doon sa listeners mo, ganon. Kidaw ho kayo na ang mga babae, mataas din po ang incidence ng heart disease. Whether or not may magulang kayo na may heart disease. No? Okay? Yung pinapakita natin sa ano sa screen ngayon. Okay. Okay. Yung sinasabi dito, okay, sinasabi dito na maaring maprotektahan ng puso mo kung nagpapa-flu shot ka. Actually, yung flu shot American findings. Kasi siyempre sa states, alam niyo naman iba-iba ang panahon talaga doon. Talaga ngayon sobrang lamig na pagkakapal-kapal na lahat nagkakaroon ng even before COVID dito na dahil lang sa flu pwede ikamatay, nagkaka-pneumonia na malala. So kailangan sila mag-flu shot. And they find out kasi na pag nagpapa-flu shot dahil sa hindi nagkaka-infeksyon, ay napoprotektahan din yung puso. Not because pumupunta yung gamot sa puso, but because yung buong katawan ay kumbaga handang-handa lumaban sa kahit anong kalaban na infeksyon, napoprotektahan din yung puso. So yung gan again, may mga chemistry sa katawan natin na nangyayari, no? Yung heart attack, yung attacks occur in the morning. Totoo ba 'yan? Yes, kasi sinasabi nga nila, usually pinado ka, galing ka sa tulog. Exactly, 'di ba? Nakakatakot. So, mga 4 a.m. onwards, especially ang pinag-uusapan natin na ang schedule mo kasi iba yung mga calls, diba? Ang tulog ang umaga nila is gabi and ano, ang gabi nila is umaga. Ang pinag-uusapan dito is for example, yung para tayo nagtatrabaho pag umaga, tapos natutulog pag mga 10 o'clock na or 9 p.m. Na-find out nila na mga pag 4 a.m. onwards, medyo mas malapot yung dugo natin. Okay? So medyo mas malapot and therefore talagang pwedeng bumarab pag ang dugo kasi natin mas malapot than usual, may tendency siyang mamuo, mag-form ng clots
And sabi ko nga, di ba, kaya nagkaka-heart attack, bumabara dun sa daanan ng dugo na papunta sa muscle ng puso. So, potentially, pwede ka magkaroon ng heart attack dun sa mga oras na yon. And yun na na-find out nila. Ang usual preventive niyan is actually aspirin in the evening. Kasi kung may long-acting aspirin ka, after dinner, sinasabi nga nila, nakakatulong na hindi maging malapot ang dugo, no? So, and therefore, hindi yung nababawasan yung possibility na yon. Of course, you have to ask your doctor about this. Kasi kung may mga may nakikinig na meron na sila mga dating karamdaman, baka may bawal na aspirin sa inyo, tanongin nyo din sa doktor ninyo. No? Pero generally speaking, yun ang finding nila. No? General information naman yung sinishare natin dito. Eh. Okay. Ate Doc, may mga tanong. Yeah. Ang sobrang pag-iyak po ba ay epekto rin ng pagkakaroon ng problem sa heart? Tanong baka, niya. Baka baliktad. Baka baliktad. Ano yung sanhi ng sobrang iyak? May namatay ba? Namatayan ka ba ng pag-asa? Or namatayan ng kamag-anak? Or ng mahal sa buhay? Sabi ko nga kanina, yung sinasabi nilang broken heart syndrome, mga severe emotional stress yon, no? Na talagang because of masyadong stress, chemical may nag-iiba yung chemistry medyo sa loob ng katawan na naaapektuhan pati yung puso. Nagre-release kasi ng mga adrenaline na potentially na makakos ng sakit ng dibdib, yung masyadong magiging forceful yung contraction ng heart, parang aray ang sakit, no? Parang may dumagan bigla sa dibdib mo. Pero again, as I said, temporary lang yun, no? Definitely, hindi mo malalaman kung heart attack talaga o broken heart lang yan. So, kailangan pa rin magpatingin kung talagang hindi ka makahinga or what. Huwag nating assumein na, kasi na makakamamatay lang ni daddy, so kaya ka lang nagkakaganyan. Huwag niyong assumein agad yun. Pwedeng dahil lang doon, pero pwede rin na baka talagang ina-attake siya. Ito, maganda yung tanong ni Franz Muto. Ito, kung tinatanong sa'yo ito, tapos ang pinapagawa mo lang, may way ka para painumin ako ng tubig, di ba? Naalala mo yun? Parang baliktad yung painom. Anyways, ito yung tanong niya ni Franz Muto. Ask ko lang po if normal yung heartburn after taking a meal. Una, ano yung heartburn, Ate Doc? Okay. Ang heartburn hindi sa heart. Okay, isa yon. Ang heartburn is dahil sa yung asido ng tiyan mo umaakyat dito sa esophagus, no? Yung esophagus po yung tubo na pag may kinain tayo, papasok sa bibig, bababa doon sa tubo na yon, yung esophagus pupunta sa tiyan and then sa bituka. So pag yung tiyan natin nag-hyperactive yung mga asido doon, nagfo-form siya ng gas. So parang bubble, imagine niyo. Parang gas bubble na umaakyat doon sa esophagus. Ang problema ko pag umakyat, ang pwede siya umakyat dito sa gitna, di ba? Kaya kumisan hindi mo alam kung gusto mong dumighay o kumisan nare-relieve nga siya pagdighay. Pag umakyat dito sa may dibdib, nakadagan na yan doon sa may, ang puso natin nasa may dibdib, di ba? So, parang doon mo ma-feel yung nakadagan na doon eh. Imagine may air bubble dyan, tapos ito yung puso mo. So, pero siyempre, ito yung buto mo, yung ribs mo. So of course, ang sakit noon, 'di ba? So parang nakadagad. Parang ang feeling mo aray, parang may kaka-chest pain ako. 'Yun ang heartburn. Ngayon, just to distinguish again, hindi niyo malalaman 'yon. Ngayon sinasabi niya kasi nararamdaman niya pag tas kumain. Very telling 'yon na baka meron kang GERD, yung tinatawag na GERD na gastroesophageal reflux, meaning ang bilis umaakyat nung yung valvula mo sa tiyan ay hindi nagsasarado pag nagpo-proseso na siya ng pagkain. Kasi pagpasok ng kain siya. And then nagsasarado yun para maproseso ng tiyan mo yung kinain mo. Pero pag hindi nagsasarado, pwede umakyat-akyat yung asido at gas. Pwede ka magpatingin yan sa gastroenterologist or kung talaga hindi ka makaalis ngayon, yung dahan-dahan na pag-inom ng tubig. Yung sinasabi nga ni Armand na gumamit kayo ng straw, tapos as much as possible, nakaka-work sa marami yung cold ice water. Actually, water will work, pero usually cold ice water, tapos siguro din nila ho straw, kasi pag iniinom sa baso, may naiinom din ho kayong hangin eh, di ba? Pero pag straw, since naka-control yung buka ng bibig, dahil nga nagsustraw, yung tubig lang talaga yung naiinom ninyo. So subukan nyo ho yun, maka-work sa inyo. So, mas mabuti pala na yung bubble, imbis na tumaas, dapat bumaba para iutot na lang. Pwede, pero kasi mas matagal yun. Magbabiyahe siya ng 20 feet of intestine, eh. Di ba? So, yun. Okay. Ito may mahabang tanong si Chriselle Advincula. Hi, yeah. Ate Doc.
family history po kami sa heart disease. Okay. Yung mga puso ko, pati si mama, nakamana sa paglaki ng puso. Okay. Sa sakit ng mama ko. And as of now, hindi po namin alam sa aming magkakapatid kung may nakamana ba ng sakit na yon. What are the symptoms din po? Yung paglaki daw ng puso. Ano ba yung paglaki ng puso? Cardiomegaly. Usually, ang puso lumalaki because kailangan siyang lumaki. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin kanina yung efficiency ng bomba, di ba? Kung kunwari hindi ganun sa ordinaryong size ng puso, yung sinasabi ko nga dito na pag pinag-akap niyo yung dalawang kamay ninyo, yung ganun ang size ng puso natin, yung iba lumalaki, para mas lalong mas gumanda yung pagbomba niya. So that pag isang bomba pa lang niyang ganun, aakyat agad kung ilan yung dapat na sapat na dugo na kailangan ng utak mo, ng ibang parte ng katawan. So yung iba, kailangan talaga ng ganun because hindi ganun ka-efficient yung kanilang muscles. Ngayon, to find out, actually simple-simple lang, magpa-chest x-ray ho kayo kung talagang malaki ang puso niyo o hindi. Nasusukat ho yun kung ang puso niyo is larger than normal. But then again, that is also not an indication na meron kayong sakit sa puso automatically. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero ang the best is really to have a check-up. Tingnan nyo, pa-ECG, pa-blood tests, kung talaga may problema sa puso. Okay. Ito, interesting tong question ni Jay Hernandez. Minsan nakakaranas ka po ng paghimga, lalo na po kapag nakahiga po or di kaya kapag naglalakad po, biglang naninikip yung dibdib ko. Tapos lahi po namin yung may sakit sa puso. Baka okay. Baka masikip yung bra. Hindi lang sexist yung remark mo niyan, madedemanda ka. Ang ano niyan ay pwede-pwede na posibleng sakit sa puso at lalo na kung kunwari nararamdaman mong sakit sa dibdib ay because of exertion. No? Ibig sabihin, naglakad ka lang o kumbaga hindi ka naman sadal sa nanonood ng TV or what, pero dahil may physical exertion, nagkakaroon ng simptomas. Then definitely, patingin niyo yan. Eto, coming from Beverly. Hello po, Sir Arman and Ate Doc. May cousin po ako, normal ang ECG. Pero sabi raw, naninikip dibdib niya lagi. Ano po kaya yon? Una, ano yung ECG, Ate Doc? ECG, EKG din yun. Yung marami silang nilalagay na electrode sa dibdib. Tapos, ano yun, pati sa paa. Para makita nga, dahil ang puso natin umaandral because of electrical activity. Tandaan niya, may sariling electricity katawan natin. Kaya nga umaandral yung bomba na yan. Okay? So, tinitingnan ng ECG kung normal yung pagpasok at paglabas ng electricity na yan. May mga waves. Na kung nakakita na ho kayo ng ECG tracing na binabasa, may mga waves. At doon yung makikita kung may nangyayari sa puso o wala. Pwede-pwede na normal ang ECG, pero actually, based on doon sa narinig ng doktor o kaya based sa mga blood test, based sa history, yun no, na maaring may sakit sa puso. Maaring din hindi dahil sa puso. Yung binabanggit kanina nung isang nagtanong sa atin, kung gastroesophageal reflux yan, parang heartburn, pwede din ho kasi na gano'n, no, na tumasakit ang dibdib because of gas or acids na umaakit-akit sa esophagus natin. So parang gano'n, no? Definitely kailangan ng mas masugid na evaluation yon at observation din. At least alam nyo na hindi siya inaatake. Kung normal ang ECG niya at that time, then posible na hindi siya inaatake, then it must be another cause, di ba? So mabuti na in-examine yon. Lagpas na tayo sa oras. Your last message para sa ating mga tagapanood. Okay, so I hope kung ano man yung mga health goals ninyo, ano ho yung mga health goals niyo for the new year, I hope nag-hold on pa rin. So ingat pa rin ho palagi dahil may virus pa po, no? Ang recommendation na nga ngayon double masking eh, no? So mag-ingat po para sa inyo sarili, para sa inyong mga anak. At kung meron mo kayong mga tanong, punta lang ho kayo sa Facebook/DocNorj at pwede ho niyo akong tanungin tungkol sa mga concerns niyo doon. At kung gusto din mo mag one-on-one telemed, pwede po doon. So, Ate Doc, maraming salamat. At thank you rin. Ingat po. Everyone, listen to your heart. Listen to your heart. Okay?